Gawain sa pagkatuto bilang isa. Magandang araw sa lahat ng aking mga kaguro, sa mga magulang at sa lahat ng mga mag-aaral. Ako muli si Teacher Lucy. Sana po ay magabayan kayo ng mga video lessons na aking i-upload. Alam kong sabik na kayo sapagkat tayo ay nasa ikalawang quarter na ng pagsasagot ng mga modules. Narito at tunghayin nyo ang mga videos. Huwag kalimutan ang mag-subscribe sa aking channel nang sa gayon kayo ay maging updated sa mga video lessons na aking i-upload. Quarter 2, Week 3, ESP 2, MELC Base. Paksa, pagbabahagi ng sarili. Pagtalakay, sabayan niyo si teacher sa pagbasa mga bata. Natutunan mo sa nakaraang aralin ang kahalagahan ng pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa iyong kapwa. Sa pagkakataong ito, inaasahang ikaw ay makapagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng iyong kapwa tulad ng uri ng kanyang kabuhayan, pinagmulan at pagkakaroon ng kapansanan. Nagbabahagi ba ng sarili ang mga bata sa larawan? Pagmasdan nga natin ang nasa unang larawan. Isang batang babae na nagpapatuloy ng bisita sa kanilang tahanan. Isang batang nakikipagkaibigan. Isang batang tumutulong sa may kapansanan. Magaling mga bata. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Bawat batang katulad mo ay nahaharap sa iba't ibang sitwasyon, kalagayan at uri ng pamumuhay. Ang kakayahan mong umunawa sa kanilang kalagayan ay malaki ang ambag sa iyong pakikipagkapwa-tao at pakikisama. Sa ganitong paraan ay naibabahagi mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawaing nabanggit. Mga bata, ito ang chart na siya ring nakalagay sa inyong module. Basahin natin ang mga gawain. Unang bilang, iginagalang ko ang aking kapwa. Ikalawang bilang, hindi ako namimili ng kaibigan. Ikatlong bilang, hindi ko kinukutya ang mga may kapansanan. Ikaapat na bilang, nirerespeto ko ang mga may kapansanan. Ikalimang bilang, iginagalang ko ang katayuan sa buhay ng aking kapwa. Ngayon naman ay ilalagay niyo ang check kung madalas nyo ba itong gawin, minsan o hindi nyo ginagawa. Maaring i-pause ang video mga bata. Mga bata, sabayan nyo si teacher sa pagbasa. Higit mong mauunawaan ang ibang tao, lalo na ang higit na nangangailangan o mahihirap kung ikaw ay may mabuting puso. Upang higit mong maunawaan ito, basahing mabuti ang tula sa ibaba. Kapwa, sinulat ni G.D. Villoria. Masdan mo ang iyong kapaligiran. Kalagayan ng kapwa mo'y iyong mauunawaan. Iba't ibang antas ng kanilang kabuhayan. Pag-unawa mo'y tunay ngang inaasahan. Iba't iba man ang kanilang pinagmulan, hilaga, silangan, timog o kanluran, mahirap, mayaman, payak o maalwan, iisang hangarin, ika'y maunawaan. Kapwang may kapansanan, lubos kong nauunawaan, kanilang kalagayan
at katayuan, sarili ko'y ibabahaging lubusan. Magaling mga bata, maaari niyong balikan ng tula, basahin at isa puso. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Isulat ang check sa bawat pangungusap kung ang tinutukoy nito ay may kaugnayan sa tulang binasa at X naman kung hindi. Unang bilang, ang pamagat ng tula ay kapwa. Ikalawang bilang, kinakailangan ang pag-unawa sa kalagayan ng iyong kapwa. Ikatlong bilang, kahit anuman ang pinagmula ng iyong kapwa, ay kailangan mo silang igalang. Magaling mga bata, maaaring i-pause ang video. Ngayon naman ay i-check natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Unang bilang, check ang pamagat ng tula ay kapwa. Ikalawang bilang, check kinakailangan ang pag-unawa sa kalagayan ng iyong kapwa. Ikatlong bilang, check kahit anuman ang pinagmulan ng iyong kapwa ay kailangan mo silang igalang. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Tandaan, natutuhan mo na mainam na sa lahat ng pagkakataon ay makita mo ang kalagayan ng iyong kapwa. Sa ganitong paraan ay higit mong makikilala ang iyong kapwa. Maging ang mga taong may taglay na kapansanan, higit na pag-unawa at pagmamahal ang kailangang maipadama sa kanila. Mapalad ang isang batang katulad mo na taglay ang magandang buhay. Tandaan niyo yan mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Basahin natin ang sabay-sabay ang panuto mga bata. Ipabasa ang bawat sitwasyon sa iyong mga magulang o kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Sagutan mo ito sa kanilang harapan. Unang bilang, may bata na may kapansanan sa paglakad. Ang tatawid sa kalsada, ano ang gagawin mo? Ikalawang bilang, walang magagamit na krayola ang kaklase mong hikahos sa buhay. Ano ang gagawin mo? Ikatlong bilang, may kaklase kang aita na pinagtatawanan. Ano ang gagawin mo? Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Kopyahin at sagutan ang mga gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check ang dialogong nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan ng kapwa. X naman kung hindi. Unang bilang, umalis ka rito, ang baho mo. Ikalawang bilang, halika rito, aakayin kita sa iyong pagtawid. Ikatlong bilang, ayaw kitang maging kaibigan, luma ang iyong damit. Ikaapat na bilang, wala kang baon, ayaw kitang kaibigan. Ikalimang bilang, narito ang aking ibang damit, sa iyo na lamang. Maaari niyong i-pause ang video mga bata at sagutan ito ng wasto. Ngayon ay i-check naman natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Unang bilang, X. Dahil hindi siya marunong makipagkapwa-tao. Ikalawang bilang, check. Dahil nais niyang ibahagi ang kanyang sarili sa taong nangangailangan. Ikatlong bilang, X. Dahil ayaw niyang magbigay sa kanyang kakilalang walang anumang damit. Ikaapat na bilang,
X, dahil ayaw niyang magbahagi ng kanyang baon. Ikalimang bilang, check, dahil nais niyang magbahagi ng kanyang damit. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Gumuhit ng isang comic strip o illustration na nagpapakita sa mga sitwasyon sa ibaba sa gabay ng iyong magulang o kasama sa bahay. Pumili ng isa lamang, iguhit ito sa iyong sagutang papel. Letter A. Paggalang at pag-unawa sa uri ng kabuhayan ng iba. Letter B. Paggalang at pag-unawa sa pinagmulan ng kapwa. Letter C. Paggalang at pag-unawa sa mga may kapansanan. Mga bata, ito ang example o halimbawa na ginawa ni teacher na maari niyong tularan sa pamamagitan ng pagguhit bilang comic strip. Letter A, paggalang at pag-unawa sa uri ng kabuhayan ng iba. Magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pagkolekta ng basura namin. Ang sagot naman ng mga nagbabasura, walang anuman, masaya kaming makatulong sa ating komunidad. Narito naman ang halimbawa sa letter B, paggalang at pag-unawa sa pinagmulan ng kapwa. Narito po ang pagkain, sana po ay maibigan nyo. Maraming salamat sa iyo, nasalanta kasi kami ng pagputok ng bulkang Taal. Ganito mga bata ang magandang example sa letter B. Letter C, paggalang at pag-unawa sa mga may kapansanan. Narito ang kanilang usapan. Maari mo ba akong tulungang tumawid? Oo, halika, aakayin kita at tutulungan kitang tumawid. Kung gusto mo, ay ihahatid kita sa inyo. Magaling mga bata, maari niyong tularan ang mga example ni teacher. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Isulat ang O kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa at di O naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, Ina, dalawin natin si Jovi dahil siya ay may sakit. Ikalawang bilang, huwag na natin siyang isama dahil wala naman siyang pera. Ikatlong bilang, Kuya Ben, nandun po ang batang pulubi. Bigyan natin ng pagkain. Ikaapat na bilang, Itay, tatawid ang matandang nakasaklay. Alalayan po natin. Ikalimang bilang, Bata, umalis ka rito. Ngayon mga bata, i-check naman natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Sa number 1, ok. Sa number 2, di ok. Sa number 3, ok. Sa number 4, ok. Sa number 5, di ok. Magaling mga bata, wasto rin ang inyong mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahin nga natin ang sabay-sabay mga bata. Buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ako ay blank ng aking sarili sa iba sa pamamagitan ng blank sa kanyang kalagayan at katayuan sa buhay. Ang aking kapwa ay nangangailangan ng blank at pagpapahalaga. Mga bata, narito naman ang pagpipilian sa pulang kahon. Magbabahagi, pag-unawa, buhay, respeto.
Galingan nyo mga batang pagsasagot at laging tandaang maaring i-pause ang video. Ngayon mga bata, i-check naman natin kung wasto ang inyong mga naging kasagutan. Ako ay magbabahagi ng aking sarili sa iba sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang kalagayan at katayuan sa buhay. Ang aking kapwa ay nangangailangan ng respeto at pagpapahalaga. Magaling mga bata, wasto ang inyong mga naging kasagutan. Salamat sa panonood at aktibong paglahok mga bata. Tandaan ang mag-subscribe sa ating channel nang sa gayon kayo ay maging updated sa marami pang videos na aking i-upload. Salamat muli at paalam! Gawain sa pagkatuto bilang isa. Mga bata, asahan nyo, marami pa akong videos na gagawin para sa inyong lahat. Sana ay naibigan nyo at nakatulong sa inyong pag-aaral. Salamat muli at paalam!